Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay sishare namin sa inyo yung results ng ating pelagic tuna longline fishing survey ng MBDB Far from 2000 hanggang 2019. So ano po ba yung pelagic longline? So pelagic longline is a type of hook and line fishing gear consists of main line, a buoy line, and branch lines which are placed at regular intervals. So yung mga target species po natin are large pelagic species like tuna, marlins, and other commercially important species. So ito po yung ginamit natin na fishing gear para ma-assess natin yung mga potential fishing grounds. So ano po yung objectives ng survey natin? So first, to optimize the utilization of offshore waters and deep sea areas including non-traditional fishing grounds and exclusive economic zone. Because in the Philippines, meron po tayo mga traditional na mga fishing grounds. And then meron po tayo mga non-traditional fishing grounds na kailangan pa natin i-explore. Second, determine tuna catch rates or distribution and spawning areas. So para malaman natin kung gaano karami po yung mahuhuli natin na tuna sa iba't ibang areas. And identify potential or alternative fishing grounds along eastern seaboard. Kasi nga, meron na tayong mga traditional fishing grounds. So, ang tendency is na o-overfish yung ating traditional fishing grounds. So, kailangan natin maghanap ng alternative fishing grounds para ma-reduce yung ating fishing pressures sa traditional natin ng mga fishing grounds. So, ito po yung fishing grounds na na-cover natin. So, all in all, meron po tayong 138 na fishing surveys. So from 2000 hanggang 2019. So sa apat na mga fishing grounds, una-una sa West Philippine Sea, meron po tayong 36 na fishing operations. Then sa Sulu Sea, meron tayong dalawang fishing operations. And then 97 sa Pacific Seaboard. And tatlo sa Celebes Sea. So ito po yung result. So for the 138 fishing operations, meron po tayong total catch na 9.5 metric tons. So yung composition natin, tuna comprise 22% of the total catch. Then 10% yung billfish. So billfish po natin, kasama dyan yung mga marlins, swordfish, sailfish, at saka yung mga wahoo. So yung tanigi natin. Then other commercially important species, kasama dyan yung mga dolphinfish, opahfish, and other large pelagic species. Meron din tayong 37% na sharks, so malaki po yung percentage ng sharks natin. And then 14% po yung discards. So yung discards, yan po yung mga species na no economic value or hindi gaano yung kinakain. So in terms of catch rates, so ginawa natin, ang unit natin for catch rate is the tails per 1,000 hooks para ma-standardize natin yung at ma-compare natin kung gaano karami yung tuna sa isang fishing ground compared to other fishing grounds. So, sa Bataan and Zambales area, meron po tayong 0.7 tails per 1,000 hooks. Sa Batanes, meron naman po tayong 0.2. And then, Catanduanes, Polillo, and Aurora. So, medyo malalapit lang po yan. Nasa 1 tuna per 1,000 hooks. Davao Gulf, wala po tayong nahuli doon. And then sa Ilocos, meron tayong 0.1. Isabela and Cagayan, 1.1 tails per 1,000 hooks. Sa Mindanao or the Celebes Sea, meron tayong 0.6 tails per 1,000 hooks. And then sa Philippine Rice or yung previously known as Benham Rice, so meron tayong 7.9 tails per 1,000 hooks. So siya po yung pinakamataas. And then Samar, 1.3. Lubang, 0. Sulu Sea, 0. Surigao, 2.4. So yung Surigao natin is pangalawa sa Philippine Rice. So marami tayo nahuling tuna. So ito po yung usual na nahuhuli natin na tuna sa ating survey. So first we have the big eye tuna, yellowfin tuna, albacore tuna. So ito po yung distribution ng huli natin. Makikita natin mas malaki yung bawal, mas mataas yung catch rate. So ito po yung location ng Philippine Rice natin. So makikita natin malalaki yung bubbles dito sa bandang Philippine Rice. Then medyo may mga bubbles dito na malaki sa Eastern Samar and then Surigao areas. Sa Celebes Sea, isa lang yung medyo mataas. And then sa West Philippine Sea, dalawa lang yung medyo mataas yung huli. Dalawang operations.
And then in terms of billfish, so ito yung mga usual natin na huli. Meron tayong sailfish, mayroong marlin, swordfish, and wahoo. So pinakamataas din ang sailfish natin, ang billfish natin sa may bandang eastern seaboard. So particularly sa Philippine Rice. Meron din sa eastern Samar and east of Surigao Waters. So mostly yung nahuli natin din sa may Surigao Waters, ito po yung mga sailfish. So yung sa Surigao naman po is very known po siya doon sa sailfish na sport fishing. And other commercial species. So ito naman po yung mga other species na nahuli natin like opa fish or the locally known as Diana. We also have dolphin fish, barracuda, pomfret, oil fish, and scolar. So similar dun sa mga previous natin ng mga results, mas mataas din talaga yung catch rate ng other commercial important species dito sa may bandang Philippine Rice up to Surigao Waters compared to western side ng Philippines. So in terms of shark naman po, same po yung mga results natin. So in terms of tuna, billfish, other commercially important species, at saka yung sharks. So kung saan mas mataas yung tuna natin, doon din po mataas yung huli natin ng sharks. So ito po yung mga example ng mga sharks na nahuli natin. We have the blue shark, the bull shark, the tiger shark, and the common treasure shark. So yung mga nahuli po natin ng mga sharks ay nirelease po natin in compliance doon sa conservation and management measures for sharks. So pinapractice din po natin yun on board and very far. So other bycatch, so itong mga bycatch, ito po yung sinasabi natin ng mga discards. So mga unwanted species siya kasi no economic value or hindi masyado siyang nagdi-demand ng price sa market. So mapapansin natin sa may western side ng Philippines, doon po mas mataas yung ang catch rate natin ng mga bycatch o yung mga unwanted na mga species. So kung mapapansin natin kung saan mas mataas yung catch rate natin ng tuna, ng shark, ng billfish, and other commercially important species, kung saan mas marami yung huli, doon din po konti yung huli natin ng bycatch. At yung saan yung area na mababa yung huli natin ng mga important species o target species, doon din mas mataas yung bycatch natin. So, ibig sabihin, inversely proportional po sila. So, ito po mga bycatch natin, usually ito po sila yung mga indicator natin ng mga ng overfishing or overexploitation. Kasi nga hindi sila target ng mga species, ang tendency na dominate sila sa isang area and then sila yung mas mataas ang density. So ito po yung itinatawag na mga opportunistic antagonist ng mga species. So kung susumahin natin sa lahat ng mga species, pinakamataas talaga yung huli natin sa West Philippine Sea. And then, medyo mababa yung sa may Eastern Philippines or the Philippine Sea. Pero take note, itong sa Western West Philippine Sea, composed of, at mataas yung composition ng discards. So kung susumahin natin, Philippine Pacific Seaboard was an important tuna fishing ground, particularly in the vicinities of Philippine Rice or the east of Aurora, with an average catch rate of 7.9 tails per 1,000 hooks. So, sabi po ng isang Filipino scientist na may mga experiences din sa ibang oceans, like the Indian Oceans, itong 7.9 tails per 1,000 hooks, katumbas po ito ng mga 1950s na catch rate sa Indian Ocean. So, ibig sabihin, mataas pa yung ang abundance ng tuna sa Philippine Rice. So, another potential area is the Surigao Waters. So, meron tayong 2.4 tails per 1,000 hooks. So, itong Surigao Waters natin, hindi naman po siya masyadong na-overfish kasi meron silang, meron tayong tinatawag dyan na natural close season, especially during bad weather. So, natural po yan, nagkakaroon ng close season. So, on the other hand, there was a high catch rate of discard in the West Philippine Sea with an average of 16 tails per 1,000 hooks compared to 7 tails per 1,000 hooks
in the Pacific seaboard. So masyadong malayo yung average catch rate natin ng discard species o mga unwanted species sa West Philippine Sea compared doon sa Philippine Pacific seaboard na 7 tails per 1,000 hooks. Results also showed that the best time to go fishing was during the first and the last quarter moon. So, pinag-aralan din natin, sinama natin sa ating pag-aaral kung ano ba yung best time na mas mataas yung catch rate natin ng tuna. So, nakita natin na first and the last quarter moons, dun po mas mataas yung huli natin ng tuna. It was also notable that shark and tuna catch composition in terms of number are almost similar. So, thus management measure and techniques shall be formulated to reduce the incident of catching shark species. So, since mataas din yung catch rate natin ng shark, so halos pareho sila ng tuna, so siguro isama na natin sa future ng mga studies natin paano natin ma-reduce yung incident ng catching of shark species. So, yun lang po. Sana may natutunan tayo sa ating maikling presentation. And kung meron po tayong mga questions, just leave a comment on the comment section. And I'm very glad to answer your queries and questions. Or if you have some suggestions on how we can improve our research in the future, just leave your suggestions in the comment section. Thank you.